Kakaunting supply ng mangga sa Region 1, problema ng DA1. Ang detalye sa report. Ilang tiklis ng mangga ang paninda ni Aling Paula sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Inaangkat niya ang mga ito sa San Carlos City. Pero ang problema, kakaunti ang nakukuha niyang supply ng mangga. Totoo, kukunti ang supply kasi dinaanan tayo ng unos, bagyo, ganun. Kaya kukunti ang bunga ng mangga sa Pangasinan. Bukod sa kakaunting supply, mailang mangga na reject na rin. Inilalagay ni Aling Paula ang mga reject na mangga sa sako para hindi na maibenta. Ang mga pwede pa, ibinibenta sa murang halaga. Yung mga iba, okay. Pag hindi na okay, yan o, tatapon na. Pakakain na sa baka, ganun. Mahihingi, papahingi namin. Kinumpirma ng Department of Agriculture Region 1 na mababa ang produksyon ng mangga sa rehiyon na sumabay pa sa mataas na demand ng prutas ngayong magbabagong taon. Kakaunti umano ang harvest mula sa mga mango farm sa Pangasinan at Ilocos Norte na kilalang mga producer ng mangga. Medyo kulang po tayo sa supply ng mango. May mga farmers kasi na tumigil sa pagpapabunga ng mangga dahil doon sa Curicong. Yung mga malalaking farmers naman natin, mga contractors, ay nagpapatuloy. Sabi pa ng DA, asahan pa ang pagbaba ng produksyon ng mangga hanggang sa katapusan ng 2022. Ilan sa mga nakikitang dahilan ng DA sa pagbaba ng produksyon ng mangga ang pagtama ng pesting curicong o seized fly sa ilang mango farm. Ngayon kasi medyo malamig na yung panahon. Ito yung gustong-gusto nitong curicong. Kaya sigurado ngayon may mga incident na naman ng curicong ngayon. Nasa 80 hanggang 100 pesos ang kada kilo ng mangga sa mga pamilihan. Kasama si Henry Domincil, Russell Simorio. 1. North Central Luzon.